ang ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayo dahil mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikwem, sa puno ng roble ng More. Noo'y naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi.
At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy siya sa kabululan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipapanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo napapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms
at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kapag sinabi po nating lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ang ibig sabihin natin ay pantay-pantay tayo sa dignidad at karapatang pantao. Gayunpaman, hindi talaga tayo pareho o magkakatulad. Bawat isa sa atin may kakaibang personalidad at bawat isa ay may kakaibang kahinaan at kalakasan. Ang bawat tribo, bawat bansa na iiba sa iba. May mga magkakaibang katangian, kalakasan at kahinaan. Sa ating mundo na maraming pagkakaiba-iba, tumataas naman ang mga issue at kaso ng diskriminasyon at panghuhusga. May sarili tayong mga pamantayan at kung madalas iniisip natin na ang ating pamantayan ay mas angat sa iba, dito pumapasok ang diskriminasyon at panghuhusga. Iniisip natin na ang ating pamantayan ay mas mahusay kaysa sa iba. At kaya naman, itinataas natin ang ating mga sarili at minamaliit ang ibang lahi, ibang kulay, o ibang estado ng buhay. Ang nakalulungkot, nakatuon tayo sa pagkakamali, kahinaan, at kakulangan ng iba. Habang nakakalimutan natin na napakarami rin ng ating pagkakamali, kahinaan at karupukan. Kapag hinuhusgahan natin ng iba, ay talaga namang hinuhusgahan natin ang ating sarili. Dahil ang kalimitang napupunan natin sa iba ay ang mga bagay na wala sa ating mga sarili. Kaya nga po, sa halip na maging mapanghusga, bakit hindi tayo matutong magpahalaga? Mas mainam na isulong natin ang pagiging positibo sa buhay kaysa ang ating mga negatibo at sensitibong pag-iisip. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakaganda po nang ibinigay sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno para sa araw na ito. Muli ipinaalala sa atin, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang huwag kayong hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na ihahatol ninyo sa inyong kapwa. Kung naging malupit kayo sa iba, magiging malupit din ang pagkakataon sa inyo. Kung naging mabait kayo sa inyong kapwa, mas higit na magiging mabait ang Diyos sa inyo. Kung naging mapagbigay kayo sa kaliit-liitan ng ating kapwa, pagbibigyan at gagantimpalaan din kayo ng Diyos higit pa sa inyong inaasahan. Kaya nga kung anong panukat na ibinigay ninyo ay siya ring babalik sa inyo. Ngunit kung mas mabuti ang ginawa ninyo, mas mabuti rin
ang gagawin sa inyo ng Diyos. Kaya nga ang ibig sabihin nito, magagawa natin ang mga bagay na ito kung marunong tayong gumalang sa isa't isa. Dahil ang paggalang nagdudulot ng tamang respeto. Mayaman, profesional, o makapangyarihan ka man sa lipunan, maging ordinaryo o simpleng mamamayan ka man, wala tayong karapatang humusga ng ating kapwa. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at may kakayahang humusga ng ating kapwa. Uulitin ko po, bilang mga Kristiyano at bilang mga Katoliko, bilang tunay na deboto, naway paalalahanan natin ang ating mga sarili. Huwag tayong humatol at humusga ng ating kapwa. Unang-una, hindi natin alam ang kanilang pinagdaraanan o pinanggagalingan. Baka yung hinuhusgahan natin, mas mahirap pa ang pinagdadaanan kaysa sa ating buhay. Kaya nga, ang Diyos lamang ang may karapatang humusga at humatol sa ating kapwa. Sabi nga ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, huwag tayong humatol sa ating kapwa upang huwag tayong hatulan ng Diyos. Ang kabuuan nito ay ang paalala ni Jesus na tanggalin muna natin ang puwing sa ating mga mata bago natin linisin ang puwing sa mata ng ating kapwa. Ibig sabihin, marami tayong mga pagkakamali, marami tayong kahinaan, marami tayong karupukan na pwede nating tuwirin. Pagtuunan natin ng pansin ang ating mga sarili na itama, ituwid, at maging karapat-dapat ang ating mga gawain kaysa nakatutok tayo sa pagkakamali at kahinaan ng ibang tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, binigyan tayo ng kapangyarihan upang magkaroon ng tamang pangunawa at pagpapahalaga sa ating kapwa. Hindi tayo binigyan ng kapangyarihan upang humusga at tumingin sa pagkakamali ng iba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin.
ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob
na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hatin niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo makakamtan ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga at nagtiwalay tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay maglilinis katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo
maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang bumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at susuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka
namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati